Hello mga bossing, welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko, kung ano po ang mga ibig sabihin ng iba't ibang klase ng kulay po natin mga bossing ayon sa feng shui? Para depende sa ating po mga, halimbawa tayo nag-aanap ng trabaho. Siyempre, yung magandang kulay, swerteng kulay ang ating susutin para matanggap tayo sa trabaho. Depende sa sitwasyon po natin mga bossing. Ito po mga bossing ko, ang lahat ng klase ng kulay at kung ano po ang mga meaning po nito kung naniniwala po kayo sa mga itong mga pamamaraan. Kung kayo po mga bossing kayo naniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga nais na malaman ko ano po mga ibig sabihin ng iba't ibang kulay po natin mga bossing, mainam na alam nyo po ito. Para halimbawa, depende sa sitwasyon po natin, gusto nyo po na maka-attract ng for love, ayan po, igagamitin nyo yung gatong kulay. Ayan. Ngayon po mga bossing, unahin po muna natin mga bossing ko ang kulay pula. Ang pula mga bossing ko, matik po yan, nagtataboy po yan ng kamalasan ang kulay na yan, at nag-a-attract po yan ng swerte. Kaya madalas po yan ginagamit kada birthday, di ba? Pag halimbawa, birthday mo, magpupula ka para ikaw daw po ay swerte. O kaya nakakita sa inyo ng nakakulay pula ka, ano, birthday, yung mga ganun mga bossing. Kasi matik po yan, swerte po ang kulay na yan mga bossing ko. Yan po yung nag-a-attract ng kaswertehan at nagtataboy ng kamalasan. Ang kulay orange naman po mga bossing ko, ito po ay mabilis na solusyon sa problema. At ito po ay for happiness din, yung kulay orange mga bossing. Kaya mas mainam mga bossing kung gusto nyo maging masaya, huwag kang magsusot ng mga malulungkot na kulay. At gamitin natin ito ay kulay orange mga bossing. Ang kulay orange, mabilis na solusyon sa problema at for happiness, for success din po yan mga bossing. Doon din po mga bossing ko ang kulay dilaw naman. Ang dilaw for healing din po yan mga bossing ko. Ikaw may karamdaman, magsuot ka ng kulay dilaw mga bossing. Makakatulong po ito para hindi kayo lumala sa inyo pong karamdaman or hindi kayo magiging malungkutin kasi ang kulay dilaw ay for happiness din po mga bossing at for abundance. Kaya swerte po ang kulay dilaw mga bossing. Matik po yan, hindi po yan kailanman ay naging malas ang kulay dilaw. Kung gusto nyo nga po mas higit na maka-attract ng kaswertehan lalo na sa usapin ng pera, ng kasaganahan at maging masaya po kayo kung kasalukuyang nalulungkot ka, gamitan nyo po ito mga bossing ko ng kulay dilaw. Ang kulay pink naman po mga bossing ko ay para sa for love and for happiness. Kung kasalukuyan naghahanap ka ng tunay na pagmamahal, gamitan nyo po ito mga bossing ko ng kulay pink. Or kaya po mga bossing ko, kung kayo po lagi nag-aaway ng inyong relasyon, huwag kang magsusot ng kulay itim. Huwag kang magsusot ng mga malulungkot na kulay dahil maaaring lalala ang inyong pagtatalo. Mas mainam, magsuot ka ng damit na nakaka-attract ng pagmamahalan at saka pag-uunawaan. Ayan, magiging ano kayo, kumbaga, kung dadating mainitin ang inyong ulo, yan po mga bossing ko ay mas mainam, gamitan mo ng kulay pink para makontrol ang pagiging mainitin ng ulo at mamutawi ay pagmamahalan. Ang kulay pula, bago ko po makalimutan, kung ikaw'y mainitin ng ulo mga bossing, mas mainam, medyo maglaylo ka sa pula. Kasi ang pula mga bossing yan po ay sumisimbolo ng kulay ng apoy. Maaring mas magiging mas magiging mainitin ng ulo. Pero swerte ang pula pagdating sa usapin ng pang-attract ng swerte. Pero pagdating sa usapin ng halimbawa, mainitin ang ulo mo or kaya meron kang kasama sa inyong tahanan na mainitin ang ulo, mas mainam pa gamitan nyo sila ng kulay dilaw. Kasi ang dilaw for happiness po yan, nakakapagpakalma. Or kaya po ay pink mga bossy para mamutawi sa kanya ay pagmamahalan kesa pagiging mainitin ang ulo. Ang kulay green naman po mga bossing matik po yan, alam naman po natin, for money po yan. Kung halimbawa gusto nyong magsimula muli sa bago negosyo, mainam na gamitan natin ang kulay green. Kasi new beginning daw po ang kulay green mga bossing at ito po ay pang-attract na swerte sa pera. At for healing din ang kulay green daw po mga bossing. Mapapansin nyo diba ang kapaligiran natin, yung nature po natin mga bossing, kulay green. Nakakatulong po yan para kung halimbawa ito may karamdaman, nai-stress ka sa buhay, nakatulong yan for healing mga bossing. Ganon din po ang kulay blue mga bossing, ganon din yan. Kung marami kang problema pinagdadaanan sa buhay, gamitan natin ang kulay blue. At ito pong blue mga bossing ko ay isa rin sa mga makakatulong para maibsan yung nakaka-pressure sa inyo pong isipan mga bossing. Yan, the best din po yan. Tapos ang kulay white naman po mga bossing ko, ito po ay sumisimbolo ng for prosperity. At ito po ay kung halimbawa,
po. Halimbawa, naparami yung problema, mga bossing, mainam nga po na ginagamitan natin ng kulay puti. Kasi nakakatulong din po siya para hindi ka masyado ma-stress. Halimbawa, marami kang problema, magsindi kayo ng kulay puting kandila. Nakakatulong po ito upang sa ganon, maibsan ko anuman po yung problema niyo pinagdadaanan, mga bossing. Nakakatulong ang kulay puti, mga bossing. At kung gusto niyo naman maging stable kung ano po ang meron po sa inyo po sa ngayon, gamitan niyo po ito, mga bossing ko, ng kulay brown. Kasi ang brown, mga bossing ko, for attracting money din po ito, mga bossing. At ito po ay pang secured, para secured na yung inyo pong ano, kung gusto niyo po na halimbawa, masalukuyang ikaw po ay nagiging matagumpay sa buhay, gagamitan niyo ito ng kulay brown, mga bossing, para mag-stay yung swerte po ninyo, mga bossing. Ang kulay black naman po, ginagamit ito sa mga misteryo. Kaya kung halimbawa, pero yan po, mga bossing, para sa akin, halimbawa kayo po ay lapitin ng mga taong toxic sa buhay po ninyo, na hindi nyo naman sila inaano pero ikaw ay paborito po nila, gamitan nyo yan ng black. Yan. Pero kung kayo mismo ang gagamit, mga bossing, hindi mo naman, hindi ka naman nila inaano, gusto mo lang gamitan po sila sa inyong karma po niya. Pero yung tipong pang ano mo lang, parang meron ka lamang pong protection para sa sarili, pwede nyo gamitan ng black. Pang misteryo po yung black, mga bossing. Pero pagdating sa usapin ng Lunes, at kagaya na lagi ko po sinishare sa inyo, mga unang araw at bago taon, hindi yung ginagamitan ng black. Kasi buong taon kayo or buong isang linggo po kayo nagagamit po niyan. Yan po ay ginagamit ng bilang protection, mga bossing po natin. Ngayon po, mga bossing, yan po yung mga ilan, mga bossing ko, na mga magagandang ibig sabihin at hindi ganun kagandahan na ibig sabihin ayon po sa mga kulay, mga bossing. Depende sa sitwasyon natin, mga bossing, kung ano po yung nais po ninyo, yun po yung madalas nyong gagamitin na kulay, mga bossing. Pero syempre, paalala lang, pagdating sa usapin ng blacks, kahit sabi yung misteryo po yan, mga bossing, yan po hindi po ginagamit pang araw-araw. Yan po yung pang protection lang sa mga tao toxic sa buhay po natin. Kaya kung kayo pinaniwala at nais nyo po itong gawin, mga bossing, asya, mga bossing ko, good luck po sa inyo po lahat.